Mga Nasty, pili ko lang ating mapapanood ay ang miniseries ng Breaking Bad. Enjoy watching! Nagsisimula ang miniseries na Breaking Bad kung saan ipinakikilala ang high school chemistry teacher na si Walter White. Habang ipinagdiriwang ang kanyang 50th kaarawan, nag-iisip si Walt tungkol sa mga naging pagkakamali sa buhay niya at kung paano niya hindi naabot ang kanyang pinakamataas na potensyal. Pakiramdam niya ay wala siyang natatanggap na respeto mula sa kanyang asawang buntis na si Skyler, teenage son na si Walt Jr., sa mga estudyante niya sa chemistry, o kahit sa kanyang boss sa car wash na pangalawang trabaho niya para mabayaran ang mga bayarin. Nang malaman ni Walt na may terminal lung cancer siya, na-realize niya ang malungkot na legacy na may iwan niya. Nalaman niya mula sa kanyang bayaw na si DEA agent Hank Schrader ang malalaking halaga ng pera na maaari niyang kitain sa pagbebenta ng droga. Kasama si Hank, nahuli ng DEA ang isang meth lab at inaresto ang cook na si Emilio, ngunit nakita ni Walt ang isa pang salarin na nakatakas. Nakilala niya ito bilang si Jesse Pinkman, isang pasaway at addict sa droga na may mabuting hangarin bilang dating estudyante. Sinundan ni Walt si Jesse at nag-alok ng partnership, kung saan gagamitin ni Walt ang kanyang kaalaman sa chemistry para gumawa ng pinakapuro na crystal meth, habang gagamitin ni Jesse ang kanyang koneksyon sa pagbebenta ng droga para ibenta ang superior na produkto. Sa paggawaan nila ng meth sa isang RV na nasa disyerto, dinala ni Jesse ang kanyang contact na si Crazy 8 upang ipakilala ang produktong ginawa ni Walt. Sa kasamaang palad, dinala ni Crazy 8 ang kanyang pinsan na si Emilio, na nakilala si Walt mula sa DEA raid at inakalang ang drug deal ay isang setup. Habang sinusubukan ni na Crazy 8 at Emilio na patayin si Walt at Jesse, ginamit ni Walt ang kanyang mga expertise sa chemistry para gumawa ng isang nakamamatay na gas. Namatay si Emilio dahil sa gas, samantalang nakaligtas naman si Crazy 8. Habang nag-aatubiling sumunod si Jesse sa mga instructions ni Walt na tunawin ang katawan ni Emilio sa hydrofluoric acid, si Walt naman ang in charge sa pagpatay kay Crazy 8. Natuklasan ni Walt na hindi niya kayang pumatay, hanggang sa atakihin siya ni Crazy 8 at napilitan si Walt na patayin ito. Habang naglalaan ng mahabang oras si Walt kasama si Jesse at sa kanilang negosyo sa meth, nagkakaroon ng pagsususpecha ang kanyang asawang si Skyler. Upang ipaliwanag ang kanyang nagiging pag-uugali sa kanyang pamilya, sinabi na ni Walt sa wakas ang kanyang diagnosis ng cancer at sinimulan na niya ang chemotherapy. Hindi alam ni Skyler ang drug deal ang career ng kanyang asawa at nag-aalala sa mga epekto nito sa kanilang pinansyal na kalagayan, kaya humingi siya ng tulong sa dating kasamahan ni Walt na si Elliot Schwartz. Nagtayo sina Walt at Elliot ng isang kumpanya mula sa kolehiyo na kilala bilang Gray Matter, ngunit iniwan ni Walt ang kumpanya at ibinenta ang kanyang share para sa halagang $5,000 lamang matapos makipaghiwalay kay Gretchen, ang kanyang dating lab assistant. Nagpakasal sina Elliot at Gretchen pagkatapos, at umunlad ang Gray Matter nang wala si Walt, gamit ang kanyang orihinal na pananaliksik na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Sa kabila ng alok ni Elliot at Gretchen na bayaran ang mga chemo treatments ni Walt, tinanggihan ni Walt ang tulong sa pinansyal dahil sa kanyang pagmamalaki at ego. Kaya't sinabi ni Walt kay Jesse na hanapin ang isang mas malaking distributor para sa kanilang meth upang mas malaki ang kikitain nila ng mas mabilis. Nagtayo si Jesse ng isang partnership sa lokal na drug lord na si Tuco Salamanca. Habang nakikipagtagpo kay Tuco, ginawa ni Walt ang persona ni Heisenberg, isang misteryosong, cool, at nakakatakot na karakter. Gusto ni Walt na makita ng lahat ang kanyang kakayahan. Napahanga ni Heisenberg si Tuco sa pamamagitan ng pagpapakita niya na wala siyang takot sa kanya, at pumayag ang drug lord na magbayad ng $70,000 kada linggo para sa meth. Dahil kailangan nilang magluto ng mas marami, napilitan sina Walt at Jesse na magnakaw ng mga bariles ng isang sangkap na tinatawag na methylamine para sa mga hinihingi ni Tuco. Ang bagong prosesong ito ng pagluluto ay nagbibigay ng asul na kulay sa meth ni Walt, na kilala bilang Blue Sky ng mga gumagamit nito. Habang sinusuri ang pagkawala ni na Emilio at Crazy 8, natuklasan ni Hank at ng DEA ang pagtaas ng kasikatan ng misteryosong Heisenberg's Blue Sky Meth, na pagtanto ni Hank na ang kalidad nito ay napaka-superior, at maaaring maging bagong pinuno ng meth sa buong Albuquerque, New Mexico si Heisenberg.
Sa ikalawang season ng Breaking Bad, napatunayan ni Tuco Salamanca ang kanyang sarili bilang isang marahas at hindi kapani-paniwalang kasosyo sa negosyo. Pagpapatunay nito ang paggulpi niya sa kanyang sariling lieutenant na si Nodos hanggang sa mapatay niya ito. Pagkatapos ay inutusan niya ang isa sa mga tenyente niya na si Gonzo upang itapon ang bangkay ni Nodos. Samantala, habang nasa operasyon sila, nabali ang braso ni Gonzo sa isang car accident at namatay ito dahil sa pagkaubos ng kanyang dugo. Pagkatapos, sina Hank, ang partner niyang si Steve Gomez, at ang iba pang DEA ay natuklasan ang mga bangkay kaya nagsimula sila ng isang manhunt operation para huliin si Tuco. Sa pagkakaalam niya na bilang na ang mga araw niya sa Amerika, hino-stage ni Tuco si Walt at Jesse at dinala sila sa isang taguan kasama ang kanyang pipi at paralyzed na tiyuhin na si Hector Salamanca. Habang naghihintay si Tuco sa pagdating ng kanyang mga pinsan upang dalhin silang lahat sa Mexico, kung saan sila ay pupuwersahing gumawa ng kanilang blue sky meth. Nagsimulang mag-alala si Skyler sa pagkawala ni Walt at humingi ng tulong kay Hank upang hanapin siya. Natuklasan ni Hank ang koneksyon ni Walt kay Jesse, pero sa palagay niya ay simpleng dealer lang si Jesse ng weed ni Walt. Sa hideout, nakuhang maampas ni Jesse ng bato si Tuco at sinubukan nilang tumakas. At sa kaparehong oras ay dumating si Hank na sinusubukang mahanap ang kotse ni Jesse. Habang tumatakas sina Walt at Jesse nang hindi napapansin, nakipagbarilan si Hank kay Tuco na nagresulta sa kamatayan ng drug lord. Pagka-uwi, nagpanggap si Walt na nakaranas siya ng isang medical side effects na kung saan nawala ang kanyang alaala sa nakaraang ilang araw bilang isang cover story para sa kanyang nag-aalalang pamilya. Samantala, ang kotse ni Jesse na nasa hideout ni Tuco ay naglagay sa kanya sa watchlist ng DEA na nagudyok sa kanyang mga magulang na palayasin siya sa sarili niyang tahanan na nasa kanilang pangalan sa lease. Lumipat si Jesse sa isang bagong apartment at umibig sa kanyang kapitbahay, si Jane Margolis, na property manager ng gusali. Nang wala na ang kanilang distributor na si Tuco, napilitan na sina Walt at Jesse na magbenta ng kanilang gawang meth upang may pagpatuloy ang negosyo. Ginamit ni Jesse ang kanyang mga kaibigan na sina Skinny Pete, Badger, at Combo bilang mga dealer nila. Nang manakawan si Skinny Pete ng isa sa kanilang customer, walang awang pinatunayan ni Walt ang kanilang kapangyarihan at pinilit si Jesse na gumawa ng marahas na aksyon laban sa magnanakaw. Pagkatapos, natuklasan ni Jesse na ang mga magnanakaw ay mag-asawang adik sa droga na pinapabayaan ang kanilang batang anak. Habang inaalagaan ni Jesse ang bata, pinatay ng babae ang kanyang asawa, na nag-iwan kay Jesse ng kalungkutan at nagdulot ng higit pang pagkalulong sa droga para siya mapakalma. Habang nag-iisa si Jesse sa kalungkutan, ginamit ni Walt ang chismis na si Jesse ang pumatay sa asawa na si Spooch upang magdulot ng takot sa kanilang mga customer at kalaban at palawakin ang kanilang operasyon. Nang mahuli si Badger ng pulis sa pagbebenta ng meth, umaasa ang DEA na maaari nilang mahikayat siya na magsalita at mahuli ang tinaguriang Heisenberg. Upang palayain si Badger mula sa pagkakakulong ng pulis at iligtas ang kanyang sarili mula sa pag-aresto, umupa si Walt ng isang abogadong kriminal na si Saul Goodman. Matapos malimpasan ang mga pag-aalinlangan ng DEA kay Badger at Walt, si Saul ay naging opisyal na tagapayo ni Walt at tinuruan siya kung paano ilabas ang kanyang perang galing sa droga upang ito ay maging legal sa mga mata ng gobyerno. Samantala, hindi pa rin alam ni Skyler ang lumalaking drug empire ni Walt, kaya't nagbalik siya sa trabaho upang tulungan ang kanyang pamilya. Sa trabaho, unti-unting napapalapit si Skyler kay Ted Beneke, ang kanyang boss na kamakailan lang ay nahiwalay sa asawa. Nang malaman ni Skyler na si Ted ay nagkasala ng malalaking tax fraud sa kanyang kumpanya, pumayag si Skyler na tulungan siyang itago ang kanyang lihim. Nang malaman ni Walt na gumaling na ang kanyang cancer, tinapos na niya ang kanyang partnership kay Jesse at bumalik sa kanyang normal na buhay. Ngunit ang kapangyarihan na nadama niya bilang Heisenberg ay nanatili sa kanyang ulo, na nagdulot sa kanya na magpakita ng agresyon at pagkamainiti ng ulo, at nang subukan ng mga copycat na sakupin ang teritoryo ni Heisenberg sa kanyang pagkawala, ang ego ni Walt ang nagtulak sa kanya na muling makipag-partnership kay Jesse at ituloy ang pagpapalawak ng kanilang drug empire.
Sa kabilang dako, na-promote si Hank sa trabaho, ngunit nagsimulang magdusa sa mga malalalang panic attacks. Samantala, nagka-obsession naman sa shoplifting ang asawa ni Hank na si Marie, kahit na financially secure sila, na nagdulot ng tensyon sa kanyang relasyon sa kanyang hipag na si Skyler. Nang mamatay si Combo sa kamay ng isang kalaban na dealer, natatakot si Skinny Pete na magbenta at nag-quit, at dahil nasa watchlist ng DEA si Badger, walang paraan sina Walt at Jesse para maibenta ang kanilang meth. Lubos na nalungkot si Jesse sa pagkamatay ni Combo at lalo pang nalubog sa kanyang addiction sa meth, habang ipinakilala sa kanya ni Jane na dating addict, ang heroin. Nang humingi si Walt ng tulong kay Saul para hanapin ang bagong distribution partner, inilapit siya ng abogado kay Gus Fring, isang tahimik at hindi mapansin na may-ari ng isang chain ng mga kainan na tinatawag na Los Palos Hermanos, na isa rin sa pinakamakapangyarihan at mapanganib na drug kingpin sa lugar. Sa una, hindi agad pumayag si Gus na makipagtulungan kay Walt, dahil nakikita niya ang pagkalulong ni Jesse sa droga bilang isang malaking panganib, upang matiyak ang kanyang kasunduan kay Gus. Napilitan si Walt na hindi dumalo sa panganganak ng kanyang anak na si Holly, upang ihatid ang kanyang unang shipment ng meth. Sa halip, sinamahan ni Ted si Skyler sa ospital at nag-alok ng suporta. Sa simula, tumanggi si Walt na ibigay kay Jesse ang kanyang parte sa kikitain mula sa kanilang bagong partnership kay Gus, dahil nangangamba siyang gagamitin lamang ito ni Jesse para sa kanilang bisyo sa droga kasama si Jane. Sa isang bar, nagkaroon ng pagkakataong magkita si Walt at ang ama ni Jane na si Donald, na nagdadalamhati sa mga problema ni Jane. Nahikayat na ayusin ang relasyon nila ni Jesse at tulungan siyang magbago ng tunay, bumalik si Walt sa apartment ni Jesse, ngunit natagpuan niya silang dalawa ni Jane na walang malay dahil sa sobrang paggamit ng droga. Habang sinisikap ni Walt na gisingin si Jesse, hindi sinasadyang napatumba niya si Jane na natutulog sa kanyang likod at nagsimulang malunod sa kanyang sariling suka. Si Walt ay hindi nagpa siya na tumulong at sa halip ay pinanood ang pangyayari habang siya ay namamatay. Nang magising si Jesse kinabukasan at makita si Jane na patay, sinisi niya ang kanyang sarili at bumagsak sa malalim na kalungkutan. Pinili ni Walt na panatilihing lihim ang kanyang pagkakasangkot sa pagkamatay ni Jane, at hinayaan si Jesse na dalhin ang pagkakonsensya, at pagkatapos ay ipinarihab niya ang kanyang partner sa paggawa ng droga. Samantala, si Saul Goodman ay nakipag-usap kay Mike Herman Trout, isang propesyonal na tagalinis ng krimen, upang linisin ang mga droga at anumang ebidensya na nag-uugnay sa sinuman sa pagkamatay ni Jane. Habang si Walt ay nagpapagamot sa ospital upang tuluyang malunasan ang cancer sa kanyang baga, natuklasan ni Skyler ang mga ebidensya ng mahabang kasinungalingan ng kanyang asawa, habang nag-aalok si Walt na ipaliwanag ang buong katotohanan kay Skyler, hindi niya ito kayang pakinggan, at sa halip ay iniwan siya. Sa kabilang eksena, lubos na nalungkot si Donald sa pagkamatay ng kanyang anak, na nagdulot ng kanyang pagkakadistract sa kanyang trabaho bilang isang air traffic controller, na hindi sinasadyang nagdulot ng pagbangga ng dalawang eroplano sa isa't isa, na nagresulta sa kamatayan ng maraming mga inosenteng tao. Isang trahedya na nag-uugnay hanggang kay Walter White. Sa ikatlong season ng Breaking Bad, ibinunyag ni Walt kay Skyler na siya ang lihim na nagluluto ng meth at kilala bilang Heisenberg. Nagulat at nandidiri si Skyler sa pagkakabunyag na ito, pero pangako niyang hindi ito ibubunyag sa mga autoridad, kapalit ng pagpirma ni Walt sa mga dokumento ng diborsyo at pagbibigay sa kanya ng buong pangangalaga sa kanilang mga anak. Nang tanggihan ni Walt na iwan ang kanyang pamilya, nagpa siya si Skyler na magkaroon ng relasyon kay Ted at ipakita ang kanyang pagtataksil sa harap ni Walt. Nang ma-realize ni Walt na ang paggawa ng droga ay mahalaga sa kanya para sa kanyang pamilya, nagpa siya siyang umatras sa kasunduan nila ni Gus. Samantala, umalis si Jesse sa rehab, malinis at walang bisyo, pero patuloy na nagdadalamhati sa pagkamatay ni Jane. Pagkatapos, nakiusap si Jesse kay Saul Goodman na tulungan siyang mabili ang kanyang bahay mula sa kanyang mga magulang. Nang hindi na interesado si Walt na magluto ng meth kasama siya, ginamit ni Jesse ang lahat ng itinuro sa kanya ni Walt upang lumikha ng sarili niyang batch ng Blue Sky. Pumayag si Gus na bilhin ang meth ni Jesse, na lihim na alam na ang pagmamataas ni Walt ay magdadala sa kanya pabalik sa negosyo.
Pagkatapos, sinama ni Gus si Walt sa ginawa nilang isang underground meth lab para lutuin ang kanyang Blue Sky na produkto ng lihim, at nagbigay ng final push si Gus kay Walt na muling simulan ang kanilang partnership upang makapag-provide siya ng pera para sa kanyang pamilya. Sa wakas, sumang-ayon si Walt, binibigay kay Skyler ang kanyang nais sa pamamagitan ng pag-alis sa kanilang tahanan ng pamilya at pagpirma sa mga dokumento ng diborsyo, at pumayag na magtrabaho kasama si Gus Fring sa isang deal na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Pagkatapos, tinanggal ni Walt si Jesse sa deal at tinapos ang kanilang partnership dahil pakiramdam niya ay trinidor siya nito at sa paggamit nito ng Blue Sky formula nang wala ang kanyang pahintulot. Samantala habang nagtatrabaho para kay Gus, binigyan si Walt ng bagong assistant, si Gail Boticher, isang propesyonal na chemist na agad na nakasundo ni Walt dahil sa kanilang parehong pag-ibig sa siyensya. Sa kasalukuyan, si Jesse ay patuloy na nagtatayo ng kanyang sariling knock-off Blue Sky at kasama niya ulit sina Skinny Pete at Badger upang ibenta ito sa mga street. Sa kabilang dako, dumating mula sa Mexico ang galit na mga pinsan ni Tuco Salamanca, sina Lionel at Marco, na hinahanap ang sinasabing si Heisenberg upang makapaghiganti. Nag-utos si Gus kay Mike Ehrmantraut na bantayan si Walt at ang kanyang pamilya, at pagkatapos ay ibinaling ang atensyon ng Salamanca cousins kay Hank Schrader, ang tunay na pumatay kay Tuco. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ni Hank si Heisenberg, at natuklasan ang ebidensya na nag-uugnay kay Jesse Pinkman sa RV meth lab. Habang sinusubukan ni Walt na sirain ang RV sa isang junkyard, dumating si Jesse at nadala si Hank sa kanya nang hindi sinasadya. Nagtago sina Walt at Jesse sa RV at nagpanggap ang sekretarya ni Sol ng tawag mula sa ospital kay Hank na nagpapabatid na si Marie ay nasangkot sa isang malubhang aksidente. Pagkatapos, nagmadali si Hank na pumunta sa ospital kung saan nagkaroon ng pagkakataon sina Walt at Jesse na sirain ang RV at makatakas ng hindi nahuhuli. Nang maunawaan ni Hank na niloko siya, binalingan niya si Jesse at nawala ng kontrol at marahas na sumugod sa drug dealer sa kanyang tahanan upang maiwasan si Jesse na maghain ng kaso laban kay Hank at sirain ang kanyang career. Nagsabi si Walt kay Gus na alisin si Gail at dalhin si Jesse bilang kanyang assistant sa pagluluto ng meth. Nasuspendi si Hank mula sa DEA at napilitang pansamantalang ibigay ang kanyang baril at badge, ngunit pagkatapos ay inatake siya ng Salamanca cousins. Nagawa ni Hank na pabagsakin si Lionel sa pamamagitan ng pagbangga sa kanya ng kanyang sasakyan, ngunit nagawang mabaril naman siya ni Marco. Habang sinusubukan ni Marco na tapusin si Hank, nagawa ng DEA agent na gamitin ang baril ni Lionel upang patayin si Marco. Parehong si Hank at Lionel ay dinala sa ospital sa malubhang kondisyon, at upang itago ang kanyang pagkakasangkot sa pagpapahamak sa mga cousins kay Hank, pinatay ni Gus si Lionel sa pamamagitan ni Mike. Nang tawagan ni Juan Bolza, isang mataas na miyembro ng Mexican cartel, si Gus upang humingi ng mga kasagutan, isinumbong ni Gus si Juan Bolza sa mga Mexican federal na nakuhang mapabagsak ang leader ng cartel. Ang pag-atake sa isang Amerikanong DEA agent ay nagdulot sa gobyerno ng Mexico na magpataw ng mahigpit na seguridad sa mga drug shipment sa border na nag-iwan kay Gus na kumuha ng ganap na kontrol sa drug trade sa lugar para sa kanyang sarili. Matapos ang shootout, si Hank ay naiwan sa kama at sinabihan ng mga doktor na maaaring hindi na siya makalakad kailanman. Habang si Hank at Marie ay may malaking utang sa pagpapagamot, nagsinungaling si Skyler tungkol sa pagkalulong sa sugal ni Walt na kumita ng milyon-milyong dolyar sa paglalaro ng blackjack at nag-aalok na bayaran ang mga medikal na gastusin ni Hank. Pagkatapos ay kinansela ni Skyler ang kanyang divorce kay Walt upang masiguro ang mas mahusay na legal na proteksyon para sa kanyang sarili, at pagkatapos ay tumulong kay Walt na bilhin ang car wash na dati niyang pinagtatrabahuhan upang mas mapabilis ang pag-legal ng kanyang pera. Samantalang patuloy ang partnership ni na Walt at Jesse kay Gus, nagsisimula silang mag-produce ng sobrang Blue Sky, at si Jesse ay nagsimulang magnakaw upang ibenta kasama si Badger at Skinny Pete. Habang nagbebenta ng Blue Sky sa mga miyembro ng Narcotics Anonymous Meeting, nakilala ni Jesse at umibig siya sa isang single mom na si Andrea, na nagpapalaki ng isang batang anak na lalaki na si Brock. Natuklasan din ni Jesse na ang batang kapatid ni Andrea, si Tomas, ay napasama sa mundo ng krimen at droga, at siya nga ang pumatay kay Combo.
Nang harapin ni Jesse ang grupo ng mga bata, natuklasan niya na nagbebenta rin sila ng Blue Sky, at siguradong nasa ilalim ng pamamahala ni Gus. Sinabi ni Jesse ang mga ito kay Walt, na nabahala tungkol sa mga dealer ni Gus na gumagamit ng mga bata upang magbenta ng droga, ngunit sa huli ay nakiusap siya kay Jesse na huwag na itong ituloy. Pagkatapos, sinubukan ni Jesse na patayin ang mga dealer gamit ang isang laso na tinatawag na ricin. Sinaway si Jesse ni Mike at ni Victor, isa sa mga tauhan ni Gus, at dinala siya sa isang pagpupulong kasama si Gus at si Walt. Humiling si Gus na sumuko si Jesse at ipinangako na hindi na nila papayagan ang mga dealer na gumamit ng mga bata. Sumang-ayon si Jesse na sumuko at binalaan ni Mike si Walt na ang pag-uugali ni Jesse ay isang panganib sa buong operasyon ni Gus. Nalaman ni Jesse na pinatay nila si Tomas dahil wala nang silbi para sa kanila ang mga batang empleyado. Dahil sa pangyayaring ito, bumalik si Jesse sa kanyang dating addiction sa meth at nagplano na patayin ang mga dealer. Sa gitna ng Bar-Ilan, dumating si Walt at pinatay ang mga dealer at binalaan si Jesse na tumakas. Pagkatapos nito, nakiusap si Walt kay Gus na payagan si Jesse na mabuhay, at pumayag si Gus, pero ibinalik niya si Gail bilang partner ni Walt, ngunit sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ni Victor. Napagtanto ni Walt na kung matututo si Gail na lubos na maitatag ang Blue Sky formula, wala nang silbi si Walt o si Jesse kay Gus. Kaya't nagplano si Walt kasama si Jesse at Saul na hanapin at patayin si Gail, upang gawing mahalaga sina Walt at Jesse kay Gus. Sa kasamaang palad, nahuli si Walt ni Mike at Victor bago pa man niya mapatay si Gail, habang nagmamakaawa si Walt para sa kanyang buhay, pumayag siya na ibigay na si Jesse, inutusan ni Mike si Walt na tawagan si Jesse upang dalhin siya sa isang patibong. Ngunit sa halip, binalaan ni Walt si Jesse na kailangan niyang patayin si Gail ngayon. Pagkatapos, pumunta si Jesse sa apartment ni Gail at napilitang patayin ito. Sa pagpapatuloy ng Breaking Bad, makikitang nagmamadali si Victor papunta sa apartment ni Gail at pilit na dinala si Jesse pabalik sa meth lab, kung saan pinakiusapan nila si Gus na huwag silang papatayin. Bilang tugon, pinatay ni Gus si Victor sa harap nila, na nagbibigay ng mensahe na kailangan nilang magpakabait sa mga susunod na pagkakataon. Sa halip na matakot at umurong, bumili si Walt ng baril na plano niyang gamitin kay Gus, sapagkatakot siyang dumating ang araw na siya ang susunod na papatayin ni Gus. Sinabi ni Mike kay Walt na alam niya ang plano niyang pagpatay, at ibinunyag na hindi na siya kailanman makikipagkita kay Gus ng harap-harapan. Samantala, matapos ang pagpatay kay Gail, bumalik si Jesse sa paggamit ng droga at depresyon. Dahil sa takot na maging panganib ang kanyang pag-uugali sa kanilang operasyon, nagplano sina Gus at Mike ng isang pagnanakaw upang palakasin ang loob ni Jesse at maramdaman niyang importante siya. Nagpapanggap si Mike na humahanga sa kahusayan ni Jesse at humihiling sa kanya na maging opisyal na namamahala sa mga supply, patuloy na pinaparamdam kay Jesse na espesyal siya at binibigyan siya ng mga importanteng trabaho. Habang ang mga bagong responsibilidad ni Jesse ay humahatak sa kanya palayo sa kanyang trabaho sa lab, napagtanto ni Walt na sinusubukan ni Gus na maglagay ng bone dairy sa pagitan nila ng partner niya. Bilang tugon, sinisikap ni Walt na pilitin si Jesse na gamitin ang kanyang bagong posisyon upang patayin si Gus gamit ang ricin na itinago niya sa isang sigarilyo. Nang malaman ni Skyler ang pagkamatay ni Gail, nag-aalala siya sa kaligtasan ni Walt at ng kanilang pamilya. Lalo pang nagmamalaki si Walt at sinasabi na hindi siya maaaring patayin dahil sa kanyang kahalagahan, at siya ang tunay na panganib. Dahil sa kanyang tapang at kapangyarihan, gumastos si Walt ng malaking halaga para sa pagbili ng kotse ni Walt Jr. Napagtanto ni Skyler na ang pagbili niya nito ay magdudulot ng pansin sa kanilang pera mula sa droga, kaya pinayagan niyang maging masama ang tingin sa kanya ng kanyang anak sa pamamagitan ng pagsasabi kay Walt na kailangan niyang ibalik ang kotse. Ngunit hindi lamang si Walt ang lalaking walang responsibilidad sa pera sa buhay ni Skyler, dahil natuklasan ng IRS ang pandaraya sa buwis ni Ted Beneke at nadawat si Skyler sa pagko-cover up. Pinayagan si Ted na hindi makulong kung babayaran niya ang kanyang mga utang, kaya ibinigay ni Skyler sa kanya ang lahat ng nakatagong pera ni Walt na umaabot sa higit sa $600,000. Sa halip na bayaran ang kanyang mga utang, nagpasya si Ted na bumili ng mamahaling regalo para sa kanyang sarili,
na nagpilit kay Skyler na humingi ng tulong kay Saul Goodman, nagpadala si Saul ng kanyang mga kasama, sina Hull at Kubi, upang takutin si Ted na bayaran ng IRS. Ngunit nang tumakas si Ted mula sa mga lalaki, siya ay nadapa at nabali ang leeg, na nag-iwan sa kanya na maging permanente ng paralisado. Samantalang si Hank ay naghihirap na muling makabalik sa kakayahan na maglakad, siya ay nahulog sa malalim na kalungkutan at unti-unting itinataboy ang kanyang asawang si Marie. Nagbabalik si Marie sa kanyang kleptomania, habang si Hank ay nagiging obses sa pagkolekta ng mga mineral. Sa isang pagtatangkang hilahin si Hank mula sa kanyang kalungkutan, ibinigay ng kanyang kaibigang pulis ang mga tala ng laboratorio ni Gail Boticher upang imbestigahan, na natagpuan sa apartment ng chemist matapos siyang mapatay. Nagsimula si Hank na maniwala na si Gail ay maaaring si Heisenberg, ngunit pinaninindigan ni Walt na ang mga tala ng laboratorio ay nagpapahiwatig na ginaya ni Gail ang gawa ng iba. Ang pagmamalaki na ito ni Walt ay nag-inspire kay Hank na ipagpatuloy ang kanyang imbestigasyon, at natuklasan niya ang koneksyon sa pagitan ni Gail at Los Palos Hermanos. Pinalakas ng kanyang bagong pagnanais na hulihin si Heisenberg, kaya nagsimula si Hank na magkaroon ng development sa kanyang rehabilitasyon. Natuklasan ni Hank na ang mga fingerprints ni Gus ay natagpuan sa apartment ni Gail, at nagsimula rin siyang mag-imbestiga sa misteryosong German parent company ng Los Palos Hermanos, na kilala bilang Madrigal Electromotive. Sa dulo, nagawa ni Gus na malinis ang kanyang pangalan sa DEA, pero patuloy pa rin ang pagdududa ni Hank at tumatanggi siyang sumuko. Samantala, sinimula ng Mexican cartel ang pag-atake sa mga drug shipment ni Gus. Sa patuloy na pag-atake nila kay Gus, pumayag siya na ibahagi ang kanilang teritoryo at ipadala si Jesse sa Mexico upang turuan sila kung paano magluto ng Blue Sky. Ngunit nang humingi ng tulong si Jesse kay Walt, pinagalitan siya nito dahil hindi niya pa pinapatay si Gus, na nagresulta sa isang malupit na pagtatalo na lubhang nagpalamit sa kanilang relasyon. Matagal ng plano ni Gus na patalsikin ang Mexican cartel dahil sa pagkamatay ng kanyang minamahal at orihinal na kasosyo sa pagluluto ng meth na si Max, na pinatay ni Hector Salamanca sa utos ni Don Eladio, ang leader ng cartel. Ngayon, sumumpa si Gus na papatalsikin ang cartel at papanagutin ang lahat, kasama na ang pipi at naka-wheelchair na si Hector Salamanca, sa kanilang mga kasalanan. Nang dalhin ni Gus at Mike si Jesse sa Mexico upang turuan ang cartel kung paano magluto ng Blue Sky, pinatay ni Gus si Don Eladio at lahat ng mga pangunahing tauhan nito, na nagresulta sa pagkawala ng buong cartel. Nang aatakihin na sila ni Joaquin Salamanca, ang natitirang miyembro ng pamilya ni Hector, pinatay ni Jesse ito upang iligtas ang sugatan na si Gus at Mike. Dinala ni Gus si Jesse sa isang nursing home upang bisitahin si Hector Salamanca at ipagyabang na patay na ang huling miyembro ng kanyang pamilya, at pagkatapos ay pinarangalan ni Gus ang katapatan ni Jesse sa pamamagitan ng pagtatalaga sa kanya bilang bagong pinuno ng meth cook sa halip na si Walt. Pagkatapos nito, inabduct ni Gus si Walt at dinala sa gitna ng disyerto, kung saan sinibak siya ni Gus at binalaan na papatayin si Hank dahil sa imbestigasyon nito. Kung susubukan ni Walt na makialam, sinabi ni Gus papatayin niya ang buong pamilya niya. Hindi sumunod si Walt sa mga utos ni Gus at binalaan ng DEA na nasa panganib ang buhay ni Hank, pagkatapos ay humingi siya ng tulong kay Saul Goodman upang tulungan silang maglaho at mamuhay ng lihim ng malayo sa banta ni Gus, nang pumunta si Walt upang hanapin ang kalahating milyong dolyar na kailangan niya upang bayaran si Saul para sa mga serbisyo nito. Napagtanto niya na ginamit ni Skyler ang pera upang bayaran si Ted, at ngayon ay nasa malaking panganib ang kanilang buhay. Nang mabanggit na nagkasakit ng malubha si Brock, ang anak ng kasintahan ni Jesse na si Andrea, napagtanto ni Jesse na nawawala ang sigarilyong may laman ng ricin. Naniniwala si Walt na si Gus ang naglagay ng lason kay Brock upang isangkalan si Walt, na nagdulot ng mas malalim na hidwaan sa pagitan ng dating magpartner. Sa pag-aalala na pinayagan din ni Gus ang kamatayan ni Tomas, pinaniwalaan ni Jesse ang mga pahayag ni Walt at nagtulungan sila ng dating partner niya upang patayin si Gus. Ipinaalam ni Jesse kay Walt ang tanging lokasyon kung saan walang depensa si Gus. Ito ay ang retirement home ni Hector Salamanca, kaya si Walt ay nagkipagkasundo kay Hector na maghiganti kay Gus. Nang bumisita si Gus sa dating kalaban,
ginamit ni Hector ang bell sa kanyang silya na nag-trigger sa isang bomba at pumatay sa kanilang dalawa. Dahil patay na si Gus, tinapos ni na Walt at Jesse ang kanilang mga hindi pa tapos na gawain at sinunog ang meth lab para hindi mahalata ni Hank. Natuklasan ni Jesse na si Brock ay talagang nagkasakit dahil sa pag-inom ng lason na kilalang Lily of the Valley. Ibig sabihin hindi si Gus ang may kasalanan. Ipinakita na ninakaw ni Walt ang ricin cigarette at pinatay si Brock gamit ang Lily of the Valley upang manipulahin si Jesse na sumama sa kanya upang patayin si Gus. Sa pagpapatuloy ng Breaking Bad, nagalit si Saul Goodman kay Walt dahil sa pagpatay kay Gus at sinubukan niyang putulin ang kanilang business partnership, ngunit hiniling ni Walt na patuloy na magtrabaho si Saul para sa kanya. Sinabi ni Saul na dahil wala na si Gus, maaaring magretiro na si Walt sa pagluluto ng meth, ngunit dahil ginagamit ni Skyler ang pera niya sa pagbabayad ng mga gastusin sa medical ni Hank at sa buwis ni Ted, wala siyang natirang pera para sa pagre-retiro. Galit din si Mike sa pagkamatay ni Gus at nagbabala rin siya kay Walt at Jesse na ang DEA ay seryosong nag-iimbestiga sa operasyon ni Gus na maaaring mauwi sa kanilang pagkakakulong. Dahil kinumpiska ng DEA ang laptop ni Gus sa istasyon ng pulisya, nagplano si na Walt at Jesse na gamitin ang isang electromagnet upang sirain ang laptop mula sa labas. Pagkatapos, inalok ni Walt si Mike na sumama sa kanila ni Jesse sa isang bagong operasyon ng meth, ngunit tumanggi si Mike dahil sa tingin niya ay masyadong mapusok si Walt. Nang e-freeze ng DEA ang lahat ng ari-arian ni Gus, kasama ang $2 million na itinago ni Mike para sa kanyang apo na si Kelly, pumayag si Mike kahit nag-aalangan at sumama sa bagong operasyon ni Walt, at nakuha pa niyang e-blackmail pa si Lijaro Dark Quill ng Shady Madrigal Corporation upang mag-supply ng methylamine kay Walt, tulad ng dati niyang ginagawa para kay Gus. At sa pangangailangan ng bagong lugar para magluto ng Blue Sky, ginamit ng bagong negosyo ni na Walt, Jesse, at Mike ang cover ng Vamino's Best Control upang lihim na magluto ng meth sa mga bahay ng kanilang mga walang kamalay-malay na customer. Takot na si Skyler sa naging pag-uugali ng kanyang asawa at nagsimulang magdusa sa matinding mga panic attack. Ito ay humantong sa isang malupit na pagtatalo kung saan inamin ni Skyler na nais niyang bumalik ang cancer ni Walt at gusto pa niyang mamatay na siya. Pagkatapos, pinagbakasyon niya si Walt Jr. at Holly kasama si Hank at Marie, at ginawa niyang dahilan ng problema sa kanyang relasyon kay Ted, upang ilayo sila sa mapanganib na si Walt. Sa kabilang dako, nagkaroon ng promosyon si Hank sa DEA dahil sa kanyang imbestigasyon kay Gus Fring. Habang patuloy ang kanyang imbestigasyon sa koneksyon sa pagitan ni Gus at ng misteryosong Madrigal Electromotive, nagsimula si Hank at ang DEA na magtanim ng mga tracker sa mga shipment ng methylamine ni Lydia, na nagudyok sa grupo ni Walt na humanap ng ibang mapagkukunan ng mahalagang sangkap ng Blue Sky. Si Lydia ang nagturo kay Walt kung paano pumunta sa isang tren na puno ng methylamine. Dahil dito, nagplano si na Walt, Jesse, at Mike na magnakaw sa tren kasama si Todd Alquist, isang empleyado ng Vamino's Pest Control na may koneksyon sa krimen. Matagumpay nilang naisagawa ang pagnanakaw, pero habang nagdiriwang sila, nakita sila ng isang batang lalaki kaya pinatay ito ni Todd. Nalungkot si Jesse sa ginawa ni Todd, pero hindi naapektuhan si Walt. Dahil dito, nagpasya si Jesse na tapusin ang kanilang partnership, at nagbitiw si Mike upang maiwasan ang pagsususpecha ng DEA. Gusto nilang ibenta ang methylamine kay Declan, isang dealer ng meth, pero tumanggi si Walt at itinago ang methylamine para sa kanyang sarili. Sa halip, nagkasundo sina Walt at Declan na maging bagong distributor ni Walt kapalit ng pagkuha ng posisyon nina Mike at Jesse, lumaya si Mike upang maiwasan ang imbestigasyon, pero hindi pinayagan ni Walt si Jesse na umalis at pinanatili ang kanyang parte sa perang kikitain, ngunit gusto nang tapusin ni Jesse ang pakikipag-partnership kay Walt at pinayagan siyang manatili sa kanyang bahagi. Bilang kapalit, ginamit ni Walt si Todd bilang kanyang bagong assistant sa meth lab. Samantala, habang sinusubukan ni Mike na umalis, nagtiwala siya kay Walt na ibigay ang kanyang go bag para sa pagtakas. Bago ibigay ang bag, hiningi ni Walt kay Mike ang mga pangalan ng mga dating tauhan ni Gus na nakakulong na binabayaran ni Mike. Tumanggi si Mike na magtraidor sa kanyang mga kasamahan at sinabihan si Walt na masisira ang lahat dahil sa kanyang ego. Sa galit, binaril ni Walt si Mike na nagulat sa kanyang sarili sa nagawang karahasan.
Pagkatapos nito, nakipagkasundo si Walt kay Lydia na tulungan siyang ipamahagi ang meth at palawakin ang kanyang imperyo sa ibang bansa. Ipinakilala ni Todd si Walt sa kanyang Uncle Jack, isang gangster mula sa Aryan Brotherhood, na binayaran ni Walt upang patayin ang mga nakakulong na tauhan ni Gus. Sa huli, habang nagtatayo ng kanyang imperyo, ginugol ni Walt ang susunod na ilang buwan sa pag-iipon ng malaking halaga ng pera. Nag-umpisa si Walt na mag-isip kung sapat na ba ang kanyang nakuha, at sinusubukan niyang ayusin ang relasyon nila ni Jesse sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng tamang halaga ng pera, at pangako kay Skyler na handa na siyang mag-quit, na nagresulta sa pagkakasundo nila at pagbabalik ng kanilang mga anak na sina Walt Jr. at Holly sa bahay. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang matuklasan ni Hank ang isang logbook na ibinigay kay Walt ni Gail Boetticher, dahil dito, natuklasan ni Hank na si Walt ang kilalang si Heisenberg. Nang malaman ni Walt na nahalungkat na ni Hank ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at gumagawa ng kaso laban sa kanya, nagbanta siya kay Hank. Nalaman ni Marie ang katotohanan at nasaktan siya na kasabwat si Skyler sa mga krimen ni Walt, upang pigilan si Hank na dalhin ang kanyang mga nalalaman sa DEA, nagpanggap si Walt na si Hank ang utak sa likod ng Heisenberg, at para patunayan ang pagkakasangkot ni Hank, ipinakita ni Walt na ang perang galing sa droga ay ginamit para sa medikal na gastusin ni Hank. Sa gitna ng kaguluhan na ito, natuklasan ni Walt na bumalik ang kanyang cancer, ngunit itinago niya ito sa kanyang pamilya. Samantala, si Declan ang nagpatuloy sa pagluluto at pamamahagi ng Blue Sky habang wala si Walt. Nang bumaba ang kalidad ng produkto ayon kay Lydia, pinatay ng grupo ni Uncle Jack si Declan at ginawang bagong tagapagluto si Todd. Dahil sa imbestigasyon ni Hank, pinayuhan ni Walt si Jesse na umalis at magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Habang naghahanda si Jesse sa plano na ito, natuklasan niya na si Walt ang naglagay ng lason kay Brock. Nangako si Jesse na maghihiganti kay Walt na nagresulta sa mga mungkahi na patayin ni Walt ang dati niyang kasosyo, ngunit tumanggi si Walt. Sa halip, pumayag si Jesse na makipagtulungan kay Hank at Steve Gomez upang makakuha ng ebidensya laban kay Walt at ikulong siya habang buhay. Nagplano si Jesse na lokohin si Walt na pinaniniwalaan niya na natagpuan na niya ang kanyang nakatagong pera at banta na susunugin ito lahat. Habang nagmamadali si Walt sa lugar kung saan niya ibinaon ang kanyang pera sa disyerto, nagalit siya at nagwawala tungkol sa lahat ng mga krimen na kanyang ginawa upang maiwan ang isang kayamanan para sa kanyang pamilya pagkatapos niyang mawala. Si Walt ay nagpakumbaba sa huli at umupa kay Jack at sa kanyang gang upang patayin si Jesse ng tuluyan. Pero nang dumating si Walt sa disyerto, napagtanto niya ang panlilinlang dahil dumating sina Jesse, Hank, at Gomez at ipinakita nila ang kanilang naitalang pag-amin at inaresto siya. Tinanggap ni Walt ang pagkatalo at tinawagan si Jack na huminto bago siya isakay sa likod ng kotse ni Gomez. Habang tumatawag si Hank kay Marie upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay, dumating si Jack at ang kanyang gang at hindi pinansin ang mga utos ni Walt na huminto. Sa kabila ng mga pakiusap ni Walt, pinatay ni Jack at ng kanyang mga tauhan si Hank at Gomez at ninakaw ang karamihan sa pera ni Walt. Matapos ang pagkatalo, pinilit ni Walt na ipatupad ni Jack at ng kanyang gang ang kanilang plano na patayin si Jesse, pero iminungkahi ni Todd na dukutin na lamang si Jesse at pilitin siyang magluto ng meth para sa kanila. Tinanggap ni Walt ang kasunduang ito, pero hindi bago ipakita ng walang awa kay Jesse na pinabayaan niya si Jay na mamatay. Upang tiyakin ang kooperasyon ni Jesse, pinatay ni Todd si Andrea at binalaan ni Jack na papatayin si Brock. Pagkatapos, bumalik si Walt sa kanyang tahanan at sinubukang kumbinsihin ang kanyang pamilya na mag-impake at sumama sa kanya upang magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Napagtanto ni Skyler na ang mga aksyon ni Walt ang nagdulot ng kamatayan ni Hank kaya pinalayas niya si Walt at pinagbabanta ang sasaksakin ng kutsilyo. Habang sinasaktan ni Walt si Skyler, nakialam na si Walt Jr. at nagsimula siyang lumaban sa sarili niyang ama at tinawagan ang pulisya. Nang ma-realize niya na nawala na ang kanyang pamilya, tumawag si Walt, na alam niya na inire-record ng pulisya, at sinabi na hindi alam ni Skyler ang kanyang drug empire upang protektahan siya sa anumang kriminal na mga paratang. Pagkatapos, nakipagkita si Walt kay Ed Galbraith, ang contact ni Saul, na tumulong sa kanya na mawala at magkaroon ng bagong pagkakakilanlan, at nabubuhay siyang mag-isa sa New Hampshire.
Matapos ang mga buwan ng pamumuhay mag-isa at napilitang harapin ang kanyang mga kasalanan, naghahanda si Walt na ibigay ang kanyang sarili sa mga awtoridad. Pero bago pa niya ito magawa, nakita niya ang isang panayam sa telebisyon kay Elliot at Gretchen Schwartz, kung saan sinusubukan nilang ilayo ang Grey Matter Company mula sa kriminal na si Walter White. Dahil sa kanyang ego, iniwan ni Walt ang kanyang pagbibitiw at bumalik sa Albuquerque upang tapusin ang mga bagay sa kanyang sariling kondisyon. Binalaan ni Walt si Elliot at Gretchen na magtiwala kay Flynn at tiyakin na siya ay tatanggap ng natitirang kayamanan ni Walt. Pagkatapos, bumisita si Walt kay Lydia at ginamit ang ricin mula sa sigarilyo ni Jesse upang patayin siya. Pagkatapos, bumisita si Walt kay Skyler para sa huling pagkakataon, at inamin na sa kabila ng kanyang mga pahayag na naging si Heisenberg siya, ito ay upang makapagbigay siya ng financial na pangangailangan para sa kanyang pamilya, at upang matugunan ang kanyang nararamdamang kapangyarihan at ego. Pagkatapos, sinabi na ni Walt ang huling paalam niya sa kanyang pamilya at pumunta sa kampo ni Jack para sa huling pakikipaglaban. Habang si Jack, Todd, at ang kanilang gang ng Aryan Brotherhood ay nakapalibot kay Walt at nilabas ang sugatang si Jesse, sinugod ni Walt ang kanyang dating mga kasosyo at ginamit ang isang machine gun na pumatay sa lahat ng mga tauhan ni Jack. Sa gitna ng kaguluhan, pinatay ni Jesse si Todd, habang pinatay naman ni Walt si Jack. Nasugatan si Walt sa palitan ng putok at humiling kay Jesse na patayin na siya, pero tumanggi si Jesse. Sa halip, nagpaalam ang dalawang dating magkasosyo sa isa't isa na may pag-aalinlangan. Habang tumataka si Jesse, bumagsak si Walt sa sahig dahil sa kanyang mga sugat na natamo, at tinanggap ang kanyang malapit ng kamatayan, at sa wakas ay nakontento na siya sa lahat ng kanyang nagawa. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like, pakipalaw and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!